Ate, sino nagpaiyak sa'yo? Sabihin mo sa akin. Tanong ni Amaya sa kapatid niya si Andrea. Si Mr. Montevilla. Ayun siya oh, nakasuot na itim. Itinuro ni Andrea ang lalaking tinutukoy nito. Bigla siyang nainis nang makita ang lalaking patawa-tawa pa habang may kausap. Naroon sila sa party ng kaibigan nila na pawang mayayaman ng mga bisita. Sila lamang atang magkapatid ang mahirap na nabihisan lamang ng magarang dress na nirentahan pa nila maka-attend lamang sa pagtitipo na yon. Wala siyang karapatan na paiyakin ka. Humunta ka sa aking lalaki ka. Amaya, anong gagawin mo? Tuturuan ko ng leksyon ng lalaking yun, ate. Mariing sagot niya sa kapatid. Amaya, mali ang iniisip mo. Sigaw ng kapatid niya, pero hindi na ito pinakinggan. Amaya! Itinaas niyang evening gown na suot at patakbong tinungo ang lalaking itinuro ng kapatid. Ayun, sigurado akong yun nga ang itinuro ni Andrea. Makakatikim ka sa aking lalaki ka. Bulong niya at mabilis na hinatak ang braso ng lalaki. Hoy, lalaking walang modo. Wala kang karapatan na paiyakin ang kapatid ko. Pagkatapos niya yung sabihin ay agad na umigkas ang kamay niya sa panga ng lalaki. Shit! Malakas namang mura ng lalaki dahil sa pagkabigla. Yan ang napapala ng lalaking nagpapaiyak ng babae. Wala kang karapatan paiyakin ang kapatid ko. Kayo kasi mga lalaki, puro kayo cheater. Miss, ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong pinaiyak na babae. Halos pasigaw na wika ng lalaking sinapak niya. Hawak-hawak pa nito ang nasaktang panga. Maang-maangan ka pa talaga? Diyan ka na nga. Deserve mo ang suntok ko sa iyong gago ka. Mabilis na tinalikuran ni Amaya ang lalaking sinuntok at bumalik na sa table kung nasaan ang kapatid. May mga ilang mga tao ang nagpapalingon sa kanya dahil sa ginawa niyang eksena. Pero wala siyang pakialam at taas na uparing naglakad. Ate Andrea, tayo na. Nakatikim na sa akin yung lalaking nagpaiyak sa'yo. Wika ni Amaya sa kapatid at hinawakan ito sa kamay. Aha, anong ginawa mo? Nauutlan na tanong nito sa kanya. Basta, ikukwento ko na lang mamaya sa'yo. Ang mahalaga ay nakapagiganti na ako para sa'yo. Alis na tayo sa party na to at ang boring. Mukhang kailangan na nga nating umalis, Amaya. Parang takot na wika ni Andrea. Hindi na lang niya yun pinansin at umalis na sila ng kapatid sa party na yon. Welcome home party yun ng kaibigan nilang magkapatid na si Lucille. At kahit hindi sila kabilang sa ata sa syudad, ay inimbitahan pa rin sila ni Lucille na agad naman niyang pinaunlakan. Pero dahil sa nangyari ay kailangan na nilang umalis nang hindi nagpapaalam sa kaibigan. Pagdating nila sa bahay ay malakas na umiyak si Andrea na ikinabigla ni Amaya. Buti na lang at wala ang mga magulang nila. Nagbabakasyon sa probinsya. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan ate? Eh hindi ba nga at nasuntok ko na ang Mr. Montevilla na yon? Ano pa ba ang problema mo? Alam mo ate Andrea, ang mga ganyang lalaki hindi dapat iniiyakan. Lolokohin at lolokohin ka lang nila kapag paulit-ulit mong pinatawad. Sermon pa niya rito. Eh hindi ko naman jowa si Mr. Montevilla eh. Sigaw ni Andrea na ikanalaki ng mga mata ni Amaya. Ano? Eh, hindi mo ba jowa yun? Hindi, dahil boss ko yun. Lagod na talaga ako nito, Amaya. Bakit mo kasi siya sinapak? Paktay na. Bakit kasi hindi mo agad sinabi sa akin? At saka, hindi ba't pinaiyak pa niya ka mo? Oo nga. Hindi naman porket umiiyak, jowa na ang dahilan. Umiiyak ako dahil ililipat niya ako ng branch. Hindi ko na makikita ang boyfriend ko araw-araw dahil malayo ang branch kung saan ako maa-assign. Nasa Cobo pa. Ate naman eh, bakit ngayon mo lang sinabi kung kailan nasuntok ko na ang boss mo? Paano na ngayon yan? Baka sisantihin ka niya. Problemadong Anya. Hindi ka kasi marunong makinig. Tinatawag kita pero dire-diretso ka pa rin. Singhal nito sa kanya. Diyos ko, nakakahiya ang ginawa ko. Ate, baka pwede mo kong ibalik sa sinapupunan ni nanay? Gawin mo na ate, bilis. Malakas siyang dinagukan ng kapatid. Gaga ka kasi, sugod ka ng sugod. Hayaan mo na at ako na makikipag-usap kay Mr. Montevilla. Alam ko maiintindihan niya ako. Napanguso naman si Amaya. Eh, ano naman ang sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko abnormal ka.
Nawala ka sa katinoan dahil sa alak. Buisit ka. Pinagtanggol ka na nga. Ginawa mo ba akong abnormal? Tumawa si Andrea ng malakas. Ikaw ang abnormal. Akala mo naman sa abroad ka madedestino kung makaiyak? Napaka-OA. Yun pala naman sa kubaw lang. Wala bang pamasahe ang boyfriend mo para dalawin ka, ha? Meron naman. Eh, binibiro lang naman kita. Sa susunod kasi, matuto kang magtanong at wag basta nalang mananapak. Napairap si Amaya. Kainis ka naman kasi ate. Bahala na nga. Hindi naman siguro ako makikilala ng lalaking yun. At saka, hindi naman nun alam na magkapatid tayo, kaya ayos lang. Matulog ka na lang at ako na bahala makipag-usap sa boss ko. Pasensya ka na at napatrouble ka patuloy ng dahil sa akin. Hingi na paumanhin ni Andrea sa kanya. Wala yun. Sige na at matutulog na nga ako. Magbibihis lang ako. Good night, ate. Good night. Sagot ng kapatid at mabilis na siyang pumasok sa kanyang silid. Samantala, sapo-sapo naman ni Hugo ang kanyang panga na tinamaan ng suntok ng isang dikilang babae. God, sino kang babae ka para suntukin ako ng ganun? Banda ka sa akin dahil pahihirapan kitang babae ka. I will make sure na luluhod ka sa harapan ko dahil sa ginawa mo sa akin. Pinahiya mo pa ako sa mga kakilala ko. Inis na wika ni Hugo sa sarili. Ginagamot niya ang namamagang panga. Napauwi tuloy siya ng bahay kahit na maaga pa. Kinabukasan ay maagang pumasok si Hugo sa opisina dahil kailangan niyang tapusin ang kanyang trabaho. May balak siyang magkaroon ng isang buong bakasyon at sa Kings Island siya pupunta. Isang taon na rin siyang miyembro ng Kings Island. 3 milyon ang membership doon at kailangang umabot sa 500 million ang worth net ng bawat magpapamiyembro sa Kings Island. Bukod sa Montevilla Airline Company na hinahawakan niya, ay may negosyo rin siya sa Kings Island. Kalat rin sa buong Pilipinas ang mga branches ng massage business niya na Adonis Massage and Body Work and Hias Massage and Spa. Ang kumpanya din ni Hugo ang nagsusupply ng mga chopper at private plane para sa mga miyembro ng Kings Island na gustong mag-avail ng sariling chopper. Bilyonaryo ang lahat ng members sa isla, kaya parang laruan lang sa mga ito ang bumili ng private chopper. Sunod-sunod na katok ang narinig ni Hugo mula sa labas ng office niya. Come in! Paanyaya niya sa nasa labas ng pinto. Ilang sandali pa ay pumasok na nga ang isa sa empleyado niya na ililipat niya ng branch. Miss De La Serna, what brought you here? Please sit down. Tanong niya sa babae. Tumalima naman ito. Good morning, sir. Eh kasi po, gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo. Nakayoko nitong wika na pinagtaka ni Hugo. Sorry? Para saan? Wala akong naaalalang may kasalanan ka sa akin. Eh kasi po, ano eh, kapatid ko po ang sumuntok sa'yo kagabi sa party ni Lucille. What? Gulantang na bulalas niya. Kapatid mong may gawa rito sa akin? Paniniguro pa niya. Yes, sir. Hindi po kami nagkaunawaan ng kapatid ko. Akala niya kasi jowa kita at niloko niyo ko. Kaya niya yung nagawa. Sorry po talaga, sir. No. Kailangan siyang humingi ng tawad sa akin at hindi ikaw. Putol niya sa iba pang sasabihin nito. Sir, papupuntahin ko po ba ang kapatid ko rito? Yes. Siya ang dapat na humingi ng tawad sa akin at hindi ikaw. Nako sir, parang malabo po ata yan eh. Kasi nakaalis na po ang kapatid ko. Umalis siya kaninang umaga para magtrabaho. Nag-abroad siya? Hindi po. Pero sa isang exclusive island siya naka-assign. Exclusive island? Ano bang trabaho ng kapatid mo? Curious na niyang tanong. Hindi masyadong namukhaan ni Hugo ang babae kagabi dahil sa bilis ng pangyayari. Pero sa tingin niya ay hawig yun ni Andrea kung magkapatid ng dalawa. Maganda si Andrea, kaya malamang ganoon din ang sangga ng kapatid nito. Eh, all around naman po siya, sir. Kahit anong trabaho, kaya nun. Okay, sige na. Kakalimutan ko na lang ang nangyari kagabi. You may go. Dismiss niya sa babae. Salamat po talaga, sir. Sorry po talaga ulit. Masaya nitong wika sabay labas ng kanyang opisina. Mukhang kailangan ng kalimutan ni Hugo ang nangyari. Pero hindi niya makalimutan ng babaeng yun na sumuntok sa kanya. Ito lamang ang nakagawa ng ganoon sa kanya. Kailangan niya itong makita ulit or else patuloy niya itong iisipin. God,
Nakapangako na ako sa kapatid niya, nakakalimutan ko na lang ang ginawa niya sa akin. But why can't I forget that woman? Napabuntong hininga na lang siya at muling nagtrabaho. Nang araw ding yun ay kadarating lang ng grupo ni na Amaya sa Kings Island Club. Nakuha kasi siyang therapy sa Hiyas Massage and Spa at sa Kings Island na branch siya na padestino. Wow, ang ganda naman dito. Para ka nasa paraiso. Ang linis-linis at ang puti-puti ng mga buhangin. Manghangwi ka ni Amaya habang pinapalibot ang paningin sa buong lugar. Lumanghap pa siya ng sariwang hangin. Hoy Amaya, halika na! Tawag ni Lucille sa kanya. Si Lucille ang nagpasok sa kanya ng trabaho. Sabi kasi nito ay may bakante sa massage spa ng pinsan nito. At dahil maganda siya ay agad siyang nakapasok roon. Lucille, grabe talaga ang lugar na to. Totoo nga ang balitang malaparaiso tong lugar na to. Halatang pang-alta lang talaga. Marami pang gwapong mga nilalang dito, Amaya. Mabuti na lang talaga at isa akong miyembro ng islang to. Kita mo at madali akong nakakapasok at pwede pa akong magdala ng guest. Taray, di ba? Ang taray nga. Pero para sa aming can't afford, nga na lang talaga kami. Hanap ka na lang ng gwapong mayaman dito. Sigurado akong instant mayaman ka kaagad. Gusto mong ireto kita sa pinsan ko? Single pa yon. Mas matanda lang sa'yo ng 5 taon. Tuksin ni Lucille sa kanya. Nako, wag na wag mo akong irereto at ayaw ko ng sakit ng ulo. Ikaw rin. Oh, nandito na tayo. Pasok na tayo sa loob ng spa. Galingan mo ang pagtatrabaho, okay? Ang laki pa naman ng sahod dito. Plus, nagbibigay ng malalaking tip ang mga customer dito. Walang barat. Wala bang bastos na customer dito? Baka kasi hipuan ako, masap ako pa sila. So far ay wala naman akong nabalitaan na may ganyang insidente na nangyari. Kaya alam kong safe ka. Sagot ni Lucille. Nakahinga naman siya ng maluwag sa sagot nito. Mabuti naman at wala akong mababasagan ng muka. Isa pa kapag natanggal ako rito, wala akong pambayad sa chopper pa uwi ng Maynila. Sana naman ako kukuha ng 200,000 na pangrenta mula rito hanggang Manila. Baka itapon nila ako sa dagat. Bakit kasi chopper lang ang pwedeng sakyan papunta rito? Ganun talaga para may privacy ang mga members nila. At huwag ka mag-alala, if ever tanggalin ka nila rito, magsabi ka lang sa akin at ipapasundo agad kita. Thank you, Lucille. Iba ka talaga. Parang namamasahe ka lang sa kubaw, ah. Privilege lang. No worries, I got your back, friend. Halika na nga para makilala mo na mga makakatrabaho mo sa spa. Nakilala nila ni Andrea si Lucille 5 taon na ang nakakaraan. Muntik nang makitap noon ang babae sa harap ng mall. Nagkataon na naglalakad silang magkapatid noon sa harap ng mall, kaya tinulungan nila si Lucille at pinagbubugbog nilang magkapatid ang dalawang kidnapper na kalaunan ay nahuli rin ng pulis sa tulong ng mga gwardiya na nakakita sa kanila. Mula noon ay naging kaibigan na nila si Lucille na hindi nila alam na ubod pala ng bait. Pagkatapos nga siyang ipakilala ni Lucille sa manager ng Hiyas Massage and Spa, ay itinuro na sa kanya ang kanyang magiging silid. Nagpaalam na rin si Lucille na pupunta sa villa nito sa Maharlika at magbo-boy hunting daw ito mamaya na ikinailing na lang niya. Sila namang mga empleyado ng Hiyas at Adonis ay may sadyang nakalaan na accommodation sa loob ng isla. Mamaya na kitang hapon tuturuan ang mga dapat mong gawin. Dahil kilala ka naman ni Miss Lucille ay alam kong magaling ka. Hindi naman yung kumukuha ng hindi magaling. Salamat po. Fast learner naman po ako at saka marami na akong napasukan trabaho. Multi-talented po yata to. Ani ang may pagmamalaki. Mabuti naman kung ganun. Sige na at magpahinga ka na. Wika ng manager sa kanya na si Miss Rose. Tumango na lang siya at pumasok na sa loob ng kanyang magiging silid. Katabi lang naman ng spa ang kanilang accommodation. Mabilis na lumipas ang 1 buwan at mabilis na natuto si Amaya sa lahat ng technique sa pagmamasahe. Maayos ang trabaho niya at malaki pa ang sweldo. Malaki rin ang tip sa kanya ng mga nagiging customer niya. Mabuti na lang talaga at mga babae ang customer nila. Akala kasi ni Amaya ay mga lalaki ang customer ng Hiyas. Hi, salamat at break time na. Masaya niyang wika at ininat pa ang kamay. Everyone listen! Darating ngayong araw sa Sir Hugo, at please lang, ayusin niyo ang trabaho niyo. Maliwanag ba? Imporma ni Manager Rose sa kanila. Yes, madam. Sabay-sabay nilang sagot.
Wow, masisilayan ko na naman ang gwapong mukha ni Sir Hugo. Kinikilig na wika ng isa sa kasamahan ni Amaya. Grabe namang kilig yan. Gwapo pa talaga may-ari nitong shop? Tanong niya rito. Super duper gwapo. Makalaglag ng panty, Jai. Basta gwapo, mga bakla yan. Kung hindi bakla ay mga manluloko porket gwapo. Ang bitter mo naman, Jai. Bahala ka. Kapag talaga nakita mo si Sir Hugo, mapapaulalam ka na lang talaga. Bahala na nga kayo. Basta ako, pas sa mga lalaking gwapo. Wika niya at nagpunta na sa kantin ng mga trabahador sa isla. Magtatanghalian na muna siya. Bandang tanghali ay dumating na si Hugo sa Kings Island Club. Ginamit niya ang kanyang private chopper papunta sa isla. Bukod sa businessman siya ay isa rin siyang piloto. Welcome to Kings Island Club, Hugo. Relax and relax ka lang habang nandito ka. Kailangan kong sulitin ang aking bakasyon. Ani sa sarili at mabilis na nagtungo sa kanyang shop. Hello everyone! Malakas niyang bati sa kanyang employer sa Adonis Massage and Bodywork. Sir Hugo, maligayang pagbabalik po. Bati ng manager ng Adonis na si Manuel. Salamat. Maayos ba ang lahat dito? Oo naman, sir. Mas dumobli pa nga mga customer natin kumpara sa nakaraang taon. That's good to hear. At dahil dyan, maaga tayo mamayang magsasara. I will treat you all. Yes. Beer po ba? Anything you want. My treat. Salamat, Sir Hugo. Tumango lang siya at nagtungo na sa Hiyas Massage and Spa na katabi lang ng Adonis. Ang mga lalaking kliyente nila ay sa Adonis at ang mga babae naman ay sa Hiyas nagpapamasahe at spa. Hello everyone, I'm here again. Kamusta ang business natin? Tanong ni Hugo kay Manager Rose. It's going well, sir. Siya nga pala may bagong pinasok si Miss Lucille na bagong therapist. Nasabi na ba niya sa inyo? Informa ni Rose sa kanya. Nabanggit nga niya na may ire-recommenda siyang babaeng therapist. Hindi ko alam na pinapasok na pala niya. Ilang araw na siyang nandito? Isang buwan na po, sir. Ganun ba? Medyo matagal na pala. Papuntahin mo siya sa office ko. I want to talk to her. Anyways, maaga tayo magsasara ngayon. Let's celebrate dahil magandang takbo ng negosyo natin. Wow, thank you, sir. Tiyak na matutuwa ang lahat sa balita. Masayang wika ni Rose. Yeah, reward nyo na rin yun dahil naging masipag kayo. Sa office na muna ako. Pupuntahin mo na lang ang new employee natin doon. Salamat, Rose. Paalam niya sa manager ng Hiyas. Wala pong anuman, sir. Tumango lang siya at nagtungo na sa kanyang office sa third floor ng massage shop. Office / silid na rin yun ni Hugo. Sa kanya lang kasi ang buong floor at mas naglalagi siya sa shop niya para mas baybayan ang kanyang negosyo. Pero meron din siyang sariling villa sa Tropic Isle ng Kings Island. Mukhang matagal pa naman yung hinihintay kong new employee, kaya maliligo na muna ako. Ani sa sarili at pumasok na sa banyo. Nang oras na yun ay paakyat na si Amaya sa third floor dahil pinatawag daw siya ng kanilang amo. Wow, ang ganda pala rito sa itaas! Bulong niya habang ipinapalibot ang mata sa buong paligid. May isang pinto roon at pinihit na yon pagkatapos kumatok ng tatlong beses. Pagpasok niya sa loob ay mas lalo pa siyang humanga sa nakita. Wow, mas maganda pala rito sa loob. Sobrang lamig pa. Manghang-aniya sa sarili. Sir? Sir? Tawag ni Amaya sa kanilang boss. Nagpalingalinga siya sa paligid nang biglang bumukas ang banyo. Pumihit siya paharap at halos malaglag ang mga mata niya dahil sa nakita. Ah! Pervert! Sigaw niya sabay takip ng mga mata. Nakita niya kasi ang lalaking nakatapis lang ang pangibaba ng tuwalyang puti. Excuse me, miss. Hindi ako pervert. Barito na ang boses na wika ni Hugo sa kanya. Eh bakit ganyan ang itsura mo? Alam mo naman pinapunta mo ako rito. Ano yan? Manghihingi ka ng extra service kasi baguhan lang ako? Nako, kayo talagang mayayaman. Porket marami kayong pera, ginagamit niyo yun sa kahalayan at kamanyakan. Napaka mapagsamantala niyo. Nakairap niyang sabi. Extra service? Miss, kahit walang extra service, ay kaya kong kumuha ng babaeng kaya kong paligayahin. Pervert ka nga talaga. Magbibihis muna ako. Just close your eyes and huwag kang maninilip, okay? Kapal mo naman para silipan kita. Ew.
Mataray niyang wika. Nakalimutan ni Amaya na boss niya ang kausap at hindi niya akalain na ang boss niya ay ang pinsan pala ni Lucille. Nabanggit ng kaibigan kanina sa text nang sabihin niya rito na pinapatawag siya ng boss nila. Hay nako, mukhang last day ko na today. Kapag minamalas ka nga naman, oo. Iiling-iling niyang wika habang ang mga mata ay natatakpan pa rin ang dalawa niyang palad. Tapos na ako magbihis, miss. You can open your eyes na. Wika ni Yugo sa kanya. Marahan siyang bumuntong hininga at dahan-dahang tinanggal ang mga kamay sa muka at iminulat agad ang mga mata. Halos lumuwa ang mga mata ni Amaya nang makilala ang lalaki. Kita niya rin ang gulat sa mga mata nito. Ikaw? Panabay na sigaw nilang dalawa. Si Yugo ang unang nakabawi. Wow, what a small world. Ikaw pa lang kaibigan na sinasabi ni Lucille sa akin. Magkakilala pala kayo ng pinsan ko. At ikaw rin ang kapatid ni Andrea. At ikaw ang babaeng bigla na lang akong sinuntok sa muka. Am I right? Nakangising tanong ni Yugo sa kanya. Pulang-pula naman ang mukha niya dahil sa hiya. Eh, hindi ko naman sinasadya yun eh. Akala ko kasi pinayak mo ang ate ko. Akala ko niloko mo siya. Katwiran niya. Bakit ka nanununtok agad? You can ask me or confront me first, right? Eh, pasensya na. Nadala lang talaga ako ng emosyon ko kaya nagawa ko yun. I won't forgive you. Wika ni Yugo. Nangako na ito kay Andrea. Nakakalimutan na lang nito ang nangyari. But he changed his mind. Gusto nitong subukan kung hanggang saan ang itatagal ng babae sa poder nito. Ano? Nag-sorry na nga ako, hindi ba? Nagpaliwanag na rin ako. Ano pa bang gusto mo? Lumuhod ako? Umiyak ng dugo? Mag-public apology sa Facebook? Parurusahan kita, miss. What? Bulalas niya. Ano namang parusa? Susuntukin mo ba ang mukha ko? Eh di go, suntukin mo na ako. Malakas na tumawa si Yugo dahil sa sinabi niya. What's your name, miss? Tanong ito sa kanya. Amaya de la Serna, Sir Yugo. What a nice name, Amaya. Humakbang papalapit si Yugo sa kanya at inilapit nito ang mukha sa mukha niya. Kaya malakas siyang napasinghap. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga ni Yugo. Bigla na lang lumakas ang pagtibok ng kanyang puso. Sunod-sunod siyang napalunok nang mas lumapit pa ang mukha nito sa mukha niya na halos mag-iisang dangkal na lang ang layo. Anong kinagawa mo? Nauutal niyang tanong dito. Ano sa tingin mo? Sir, pwede bang lumayo-layo ka sa akin? Ayoko nga. Mag-usap tayo ng ganito kalapit ang mukha sa isa't isa. Dahil sa inis ni Amaya ay bigla na lang niyang tinuhod si Yugo. Oh, shit! My best bud! Sigaw nito sa sakit. Yan ang bagay sa'yo, pervert. Sigaw niya dito sabay talikod. Ngunit bago pa siya makahakbang papalayo ay hinawakan nito ang kanyang kamay at pinihit paharap dito. Walang ano-ano'y hinaligan siya ni Yugo sa labi. Halos malaglag ang mga mata ni Amaya dahil sa ginawa nito. Unang halik niya yun at talagang ang boss niya pa ang kumuha ng first kiss niya. Hindi siya nakagalaw kaya si Yugo na ang naglayo sa sarili nito sa kanya. Simula ngayon ay magiging personal masahista na kita. Magiging miss all around ka habang nandito ako sa isla. Gagawin mo lahat na ipapagawa ko sa'yo. Kung sasabihin kong patawarin mo ako ay dapat mong gawin. Kasi sinabi kong halikan mo ako ay dapat na halikan mo ako at... Hoy, excuse me. Hindi ako isang entertainer para i-entertain kang dabuho ka. Magre-resign na lang ako. Kaysa magpaalipin sa yung manyakis ka. Lakas ng loob mo. Anong tingin mo sa akin? Alipin mo, ha? Porket mayaman ka, akala mo kung sino ka. I will just quit kaysa sundin ang gusto mo. You can't do that. Kapag ginawa mo yan, tatanggalin ko rin sa trabaho si Andrea. Gusto mo yun? Pananakot nito sa kanya. Eh di tanggalin mo. Wala akong pakialam. Si Ate Andrea naman ang dahilan kaya kita nasundok eh. So be it. Wag lang ako maging sex slave mong pervert ka. Mayaman daw pero hindi naman kayang bumayad ng babae. Empleyado pa talaga ang kakanain. Ano, para makatipid ha? Gago ka. Asik niya at nagmarsya na siya papunta sa pinto. Hindi ka pa rin makakaalis dito sa isla. May kontrata kang pinirmahan. You can't breach that. And you have no money to rent a chopper. Oh, kontrata ba ka mo? Wala pa akong kontratang pinipirmahan dahil hinihintay ka ni Madam Rose para sa approval mo. Kaya hindi mo ka mapapaikot na pervert ka.
At lalangoy na lang ako hanggang Maynila kaysa magpaalipin sa'yo. Che! Malalaki ang hakbang na tinungo ni Amaya ang pinto at lumabas doon. Dumiretso siya sa kanyang silid. Mabuti na lang at malalaki ang tip sa kanya kaya nakapag-ipon siya. Mabilis niyang inilagay sa bag niya ang mga damit. Gagong yun. Nanghalik na nga, nananakot pa. Anong akala niya sa akin? Easy to get? Asa siya. Inis na inis niyang kausap sa sarili. Nang matapos makapag-impake ay binuksan na niya ang silid na inukupa niya para makaalis na sa lugar na yon. Tatawagan niya si Lucille para magpasundo sa chopper ng pamilya nito. Ngunit pagbukas niya ay mukha ni Hugo ang sumalubong sa kanya. Tumaas agad ang kilay niya. Anong ginagawa mo rito? Kita mo nga alis na ako oh. Anya sa lalaki. Well, I'm here to say sorry dahil sa inasal ko. Huh, sorry kasi hindi mo ako nadaan sa mga pananakot mo? Akala mo siguro porket mayaman ka at mahirap lang ako, ay kayang-kaya mo na akong paikutin at utuin. Pwes, hindi ako basta-bastang napapaikot, Hugo. Kaya nga ako nandito dahil gusto ko talagang humingi ng sorry sa'yo. I'm just testing you. But you know, napahanga mo ako. You're brave, at yan ang kailangan ko. Gagawin kitang exclusive secretary ko habang nasa isla ako. What do you think, Amaya? Pakikipag-deal sa kanya ni Hugo. Ano naman ang mapapala ko sa pagiging exclusive secretary mo rito sa isla? E masahista ang in-applyan kong trabaho rito at hindi secretary. Kung magiging exclusive secretary kita sa loob ng isang buwan, marami kang benefits na makukuha. Lahat ng gusto mong kainin ay makakain mo. Lahat ng gusto mong bilhin ay mabibili mo. And you can explore the island for free. It's all on me. At bakit mo ito ginagawa ha? Para mautunan naman ako? No, not like that. Pagbawi ko yun sa naging pamabastos ko sa'yo. I'm sorry. At gusto kong gumaan ng trabaho mo kaya be my secretary for 1 month, Amara. Ano, deal? Tumikwas ang isang kilay ng dalaga at napatingin sa mukha ni Hugo na fresh na fresh. Magkano ang sahod ko? Tanong niya. 50,000 for 1 month. Ano sa tingin mo? Payag ka na? Hindi mo ko hahalayan? Naniningkit ang mga matang tanong niya dito. Malakas na tumawa si Hugo sa sinabi niya. Hindi kita hahalayin kung hindi ka magpapahalay. Biro nito. Hugo? Ayaw niyang tawagin itong sir dahil sa ginawa nito kanina sa kanya. Okay. It's a deal na ha. I will make a contract for our deal. Pakibasa na lang at pirmahan mo. Pwede mo ring ipabago ang mga kondisyon kung ayaw mo. You're the boss. Good. Sige na, alis na at mag-beauty rest muna ako. Ibigay mo na lang ang kontrata kapag handa na. Hindi mo pa ako sekretary hanggat walang kontrata. Kaya umalis ka na muna dyan. Bye. Paalam niya dito at pinagsarahan na niya ito ng binto. This is life. Nakangiting wika ni Amaya sabay higa sa malambot na kama. Habang si Hugo naman ay napapailing at napapangiti na lang habang pabalik sa kanyang silid. Hindi niya akalain na sasagot-sagutin siya ng isang kagaya ni Amaya. She's different. Her character was awesome. What a fierce woman. Akala niya ay mabibitag niya ang babae, pero nagkamali siya. He underestimated her. Gano'ng ang babae ang gusto niya, hindi nagpapasindak. Ano kaya ang ipagagawa ko sa kanya? This is my sweet vacation. Pero mukhang magtatrabaho pa rin ako rito. Hindi ko kasi alam kung anong pumasok sa utak ko at nakipag-deal ako kay Maya. Bahala na nga. Anya sa sarili at tinawagan ang pinsang si Magnus, isang international lawyer. Magpapagawa siya ng kontrata ayon sa gusto ni Amaya. Sira na talaga ang utak ko. Mukhang kailangan ko na nga magpa-check up. Iiling-iling niyang wika. Dinaya na niya ang numero ng pinsan. Ilang sandali pa ay sinagot na nito ang tawag niya. Yes, Insan. Anong ginawa mo ang karumal-dumal at napatawag ka sa akin? Bungad ni Magnus sa kanya. Hoy, grabe ka sa akin. Sa gwapo kong to, gagawa ko ng karumal-dumal na bagay. Baka magpaungol, pwede pa. Biro niya. Funny. May kailangan ka, hindi ba? Sabihin mo na at mahal ang bawat minuto ko. Give me a discount, okay? Wala ka pa nga pinapagawa, discount agad ang hinihingi mo. What a nice cousin you are. Billionaire pero kuripot. Of course I am nice. Magpapagawa ako sa inyong kontrata. Isasend ko sa email mo mga terms and conditions ng kontrata.
Bilisan mo. Kung kaya mong gawin within 1 hour, do it. Yan lang ba? Cool. Bye. Hindi pa nga siya nagsasalita pero pinutol na ni Magnus ang tawag. Napailing na lang siya sa inasal ng pinsan. Kahit kailan talaga ay mainipin nito. Kinagabihan ay hinanda na ni Amaya ang kanyang sarili dahil may paparty si Yugo sa lahat ng empleyado ng Adonis at Hiyas. Lahat ay imbitado kaya kailangan niyang magpaganda. Malay niya makabingwit siya ng matinong lalaki ngayong gabi. Kahit hindi bilinaryo, basta matino. Sunod-sunod na katok ang narinig niya mula sa labas ng kanyang silid. Sandali lang at nag-aayos pa ako. Pakihintay na lang. Salamat. Sigaw niya sa kumakatok sa labas ng kanyang silid. Binilisan niya ang kanyang ginagawa at nang masigurong perfect na ang itsura niya ay lumabas na siya. Nagulat pa si Amaya nang makita si Yugo sa labas ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya nang makabawi. Sinusundo ka? Maikling sagot ni Yugo. Eh, sabay kami ni Madam Rose sa pag-alis eh, kaya hindi ako sasama sa'yo. Baka manyakin mo pa ako. Natawa naman si Yugo. Kanina pa sila umalis. Ikaw kasi ang bagal-bagal mo. Nakita kong wala ka sa grupo nila kaya ako nang sumundo sa'yo. Ano? Totoo ba yan? Akala ko ba sabay-sabay na kami pupunta sa bar nitong isla? Oo nga. Kaya lang ay dahil sa tagal mo, nauna na sila. Hayaan mo na at susunod na rin naman tayo eh. Tapos ka na ba para makalis na tayo? Tumango siya kay Yugo. Hindi maitago ni Yugo ang paghanga nito kay Amaya. Simple lang ang damit ng dalaga pero nakakaakit naman dahil sa kutis malapor sila na. Alon-alon pa ang kanyang buhok at itim na itim. Kaya hindi maiwasang hindi siya titigan ni Yugo. Yugo! Hoy Yugo! Tayo na! Bakit ba nakatunganga ka na dyan? Pati ang laway mo, tumutulo na. Biro niya rito. Mabilis namang pinahira ni Yugo ang gilid ng labi. Nang walang makapanglaway ay matalim siya nitong tiningnan. Malakas naman siyang natawa. Ayan kasi, titig pa. Nakakatulo laway ba talagang ganda ko? Wow ha, ang hangin mo pala, Amara. Naman, eh ang dami nang nagsasabi na magandang araw ako. Eh syempre, naniniwala ako sa kanila. Hinarap niya si Yugo at tiningnan sa mga mata. Bakit? Sa panaginip mo, hindi ba ako maganda? Ilang beses na napalunok si Yugo at nag-iwas ng tingin. Yeah, you're good. Tayo na nga. Hinila nito ang kamay niya para makaalis na sila. Good lang? We, hindi nga Yugo. Oo na, maganda ka na. Happy now? Para ka namang napipilitan? Pangit ba ako sa paningin mo? Yun totoo. Tumigil si Yugo sa paglalakad at hinarap siya. Seryoso ang mga matang tiningnan siya nito. Inilapit nito ang mukha sa mukha niya. Akala niya ihahalikan siya nito kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata. Yeah, you're damn gorgeous tonight, Amaya. Pero huwag kang pumikit at hindi kita hahalikan. Dahil sa sinabi nito ay agad nagmulat ng mga mata ang dalaga. Pulang-pula ang mukha niya dahil sa kahihiyan. Dahil sa inis ay tinuhod ni Amaya si Yugo. Bastard! Inis niyang wika dito sa way talikod. Ang lakas-lakas pa naman ang kabog ng dibdib niya at talagang inaasahan niyang hahalikan siya nito. Gaga ka rin naman eh. Bakit mo ba kasi naisip na hahalikan ka ng gagong yun? Kita mo at napahiya ka pa sa harapan niya? Kainis lang. Bubulong-bulong niyang wika sa sarili. Lalayo na sana si Amaya nang hilahin siya ni Yugo at isakay sa sasakyan. Mabilis itong sumampa sa driver's seat at pinaharurot ang kotse ang nirentahan sa Kings Island Club. Sa lawak ng isla ay kailangan ng kotse o golf cart para malibot ito o mapuntahan ang gustong puntahan roon. Bakit ba mga babae ang hiling mag-walkout? Tanong ni Yugo sa kanya habang nasa biyahe sila. Pakialam mo ba, bakit gusto mo bang mag-walk-in kami? Pamimiloso po niya. I mean, you can ask me if you want a kiss from me. It's free after all. Gusto mong mahalikan ng kamao ko? Madali naman akong kausap eh. Wow, ang bilis mo namang mainis. May trivia ako sa'yo, Amaya. Wala akong pakialam. Tribihan mo yung mukha mo. Hindi naman natinag si Yugo at nagpatuloy sa pangungulit sa babaeng masungit. Bakit tinawag na fishball ang fishball? Eh ang iba wala namang fish na halo at hindi naman tumatalbog katulad ng bola. Aba, malay ko. Hindi naman ako mahilig sa fishball. Huwag mo nga akong tanungin.
Kairita ka eh. Sa fishball ka magtanong. Inis niyang sagot. Eh kasi, binubola-bola ang fish kaya hindi tumalbog. Nahilo kasi siya eh. Corny na wika nito. Malamig ang tinging binigay niya dito, sabay irap sa binata. Alam mo, para kang timang. Wala namang nakakatawa dyan sa joke mo eh. Ganyan ba kayong mag-joke na mayayaman? Napakamot naman si Yug sa ulo. Sorry naman. Hindi lang talaga ako marunong mag-joke. Oh, nandito na pala tayo. Imporma nito at lumabas ng kotse. Ilang sandali pa ay pinagbuksan siya ng binata ng pinto. Sir! Nako, kanina pa namin kayo hinihintay. Nauna na kaming umorder. Sabi ni Miguel nang makapasok sila sa loob ng bar. Inabutan agad ito ni Miguel ng beer. Walang problema, Miguel. Orderin nyo lang ang lahat ng gusto nyo. It's on me. Let's call this a celebration. Cheers! Sigaw ni Yugo sa lahat habang itinataas ang bote ng beer. Cheers! Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Dito ka na maupo, Amaya, dahil exclusive secretary kita. Ani Yugo. Hoy, hindi pa ako pumipirma sa kontrata, no? Apila niya. Pirma na lang naman ang kulang eh. Bukas na bukas ay papipirmahan ko kagad sa iyong kontrata. Whatever. Hirap ni Amaya sa lalaki. Kinindatan lang siya ni Yugo na siyang nagpabilis na naman sa tibok ng puso ng dalaga. Ewan niya ba pero kakaiba talaga ang dating sa kanya ni Yugo kahit na nakakainis ito. Para bang may pwersa itong hinihigop mula sa kanya. Inabutan siya ni Madam Rose ng beer. Masaya niya yung kinuha ngunit bigla na lang yung inagaw ni Yugo sa kanya. Hoy, akin yan. Meron ka na, diba? Inis niyang sita dito. No beer or hard liquor. Ito na lang ang sayo, wine. Ibinigay nito ang red wine sa kanya. Napasimangot naman si Amaya sa inaasal ni Yugo. Anong akala mo sa akin, bata? Basta bawal ka ng beer. Ito mga pagkain, ubusin mo na lang yan. O mag-juice ka na lang. Inilapit sa kanya ni Yugo ang mga pagkain. Inis na kinain ni Amaya ang mga pagkain nasa harapan niya. Siya lang ang tanging wine ang iniinom. Kaya naman matalim ang mga matang tiningnan niya si Yugo. Nginisihan lang naman siya ng loko. Nagkakasayahan na ang lahat, pero si Amaya ay nanonood lang sa mga kasamahan. Gusto sana niyang magwalwal pero sinusundan siya ng mga mata ni Yugo. Napapanguso na lang talaga siya. Are you bored? Tanong nito sa kanya. Hindi ba halata? Kayo lang umiinom ng beer eh. Gusto ko rin namang uminom ah. Marunong ako niyan. I'm 25 years old at hindi minor. You're not allowed to drink beer, I said. Lalo na't may iba tayong kasamang mga lalaki. Siguro kung tayong dalawa lang eh, baka pwede pa. Solo kita eh. Pervert ka talagang lalaki ka? Inis niyang sigaw dito. Nag-flying kiss lang si Yugo sa kanya. Namula naman agad ang kanyang pisngi dahil sa ginawa nito. Hindi bumabaling si Amaya sa gawin ni Yugo. Namumula pa rin ang kanyang mukha at mabilis pa rin ang pagtibok ng puso niya. Natigil ng kasiyahan ng lahat dahil sa pagsasalita ni Madam Rose. Everyone, listen! Meron tayong palaro ngayon. Ayos lang naman, hindi ba, Sir Yugo? Of course. Regalo ko to para sa inyo kaya magsaya lang tayo. No worries about this bar. Arkelado ko to for us. Masayang sagot ni Yugo. Ayun naman pala eh. Ang daling kausap ni Sir Yugo. Simple lang naman ang laro nating to. At alam kong sanay na kayo sa larong truth or dare. Ready na ba ang lahat? Ready na kami, Ma'am Rose. Sigaw ng lahat. Simple lang naman ang laro natin eh. Siyempre, as usual ay paiikutin natin ng bote at ang mapopoint ng ulo ng bote ang siyang tatanungin natin ng truth or dare. Kapag truth, tatanungin natin siya. Kapag hindi nakasagot within 5 seconds, ay iinom ng hard drinks. Kapag dare naman, gagawin ang pinag-uutos ng isa sa atin. At kapag hindi nagawa within 5 seconds, ay iinom pa rin ng hard drinks. Walang killjoy ha, lahat sasali. Sali ka rin Sir Yugo ha. Nakangiting baling ni Madam Rose kay Yugo. Sure. Mabilis nitong sagot. Okay, paikot na tayo guys. Ayusin ang upo nyo ah. Okay, ready na kami. Sigaw ng lalaking kasamahan nila. Pinaikot na nga ni Madam Rose ang bote. At sa kasamaang palad ay kay Amaya tumutok ang bote. Ang swerte naman ni Amaya, natapatan agad. Okay, ito na ang tanong. Truth or dare? Tanong ni Madam Rose. Ilang saglit nag-isip si Amaya bago sumagot. Truth.
Anong pangalan ng first kiss mo? Namula ang mukha niya sa tanong ni Madam Rose at wala sa sariling napatingin kay Hugo. Nagtama ang paningin nila dahil nakatitig pala ito sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya at bigla na lang niyang naalala ang unang halik na pinagsaluhan nila. 5 seconds na! Inumin mo na to! Bottoms up! Sigaw ni Madam Rose. Bottoms up! Bottoms up! Sure naman ang ibang kasamahan nila. Hinawakan niya ang baso na puno ng beer at akmang iinumin yon ng agawin ni Hugo at itong umubos ng beer na dapat ay sa kanya. Wow, si Sir Hugo ang sumalo! Sigaw ng isang babae. Ang haba ng hair ni Amaya? Sigaw naman ang isa pa. Hindi kaagad natapos ang kantsaw ng mga ito sa kanya dahil sa pag-akbay ni Hugo sa kanya. Napayuko na lang siya dahil sa pagkapahiya. Ilang beses umikot ang bote sa loob ng isang oras nilang paglalaro at 4 na beses na tumapat kay Amaya ang bote kaya 4 na beses ding ininom ni Hugo ang beer na dapat ay para sa kanya. Hindi na lang nagsalita pa si Amaya at baka mas lalo silang dumugi ng tanong at kansyaw ng mga kasama. Malalim na ang gabi nang magpaalam siya kay Hugo na uuwi na. Nabuboard na siya at inaantok na rin. Ihatid na kita, Amaya. Wika nito sabay tayo. Wag na, kaya ko namang umuwi mag-isa. Wala kang dalang sasakyan, malayo pang accommodation. Ihatid na kita, inaantok na rin naman ako eh. Bahala ka na nga. Ang kulit-kulit mo talaga. Anya kay Hugo. Guys, mauuna na kami ni Amaya. Enjoy lang kayo. Order anything you want. It's all on me. Bukas, kahit hapon na tayo magbukas ng shop. Bye everyone. Good night. Paalam nito sa mga empleyado. Bye sir. Salamat sa libre. Paalam ni Miguel at ng iba pang kasama nila. Una na ako sa inyo guys. Paalam naman ni Amaya sa mga ito. Bye Amaya, mukhang possessive ni Sir Hugo sa iyo ha. Ingat ang lalapit sa iyong mga lalaki at baka sakali ni Sir. Biro ni Madam Rose. Ano ka ba? Wala naman kaming relasyon ni Sir Hugo. Kumaka-possessive ka naman dyan eh, Madam. Ay sus, mukha namang type ka ni Sir eh. Sige na, alis na kayo. Bye! Kumaway pa si Madam Rose sa kanya. Tumango lang siya rito. Ilang sandali pa ay nakarating na nga sila sa shop. Hindi na hinintay pa ni Amaya ang pagbubukas sa kanya ng pinto ng kotse ni Hugo. Salamat sa paghatid mo, pero sana sa susunod ay huwag mo nang gagawin ulit ang ginawa mo kanina. Seryoso niyang wika rito. Amaya, wala akong ginawang masama. Gusto lang naman kitang tulungan eh. Tulungan? Eh pinapahiya mo ko eh. Iisipin ng mga empleyado mo na may something sa ating dalawa, eh wala naman. May something naman talaga sa ating dalawa. You're my exclusive secretary, right? Kaya nga, empleyado mo lang ako. Kaya pwede ba, huwag kang makialam sa personal kong buhay. Gusto kong uminom at magsaya pero para kang boyfriend ko kumakaasta. At para kang boyfriend ko kumakasalo ng beer na para sa akin. Please lang, huwag mo na ulit gagawin yun. I like you, that's why ginagawa ko yun, Amara. And I'm sorry kung hindi mo man nagustuhan ang ginawa ko. Hindi ako naniniwalang may gusto ka sa akin. Balak mo lang yatang magiganti dahil sa ginawa ko sa'yo noon sa party ni Lucille. Amaya, hindi ako nagbibiro. At hindi rin ako maghihiganti sa'yo. I just really like you. You're different from all the women I know. Ah, gets ko na. Nacha-challenge ka sa'kin. Well, hindi ako madaling ma-fall sa mga gwapong lalaki. Kahit ubod ka pa ng yaman. Tama ka nga, hindi ako kagaya ng ibang babaeng na kilala mo. Good night. Paalam na niya kay Hugo. Papatunayan ko sa'yo na malinis ang intensyon ko sa'yo, Amaya. Pahabol pa nito na hindi na niya binigyan pa ng pansin. Si Hugo naman ay napatitig na lang sa papalayong dalaga. Mabuti na lang at malakas ang alcohol tolerance nito, kundi ay baka kanina pa ito bumagsak. Gusto talaga nitong ihatid ng safe si Amaya. So, is this love? What is this feeling, Hugo, ha? Are you in love with that stubborn woman? Mukhang tadhana na nga naglalapit sa akin kay Amaya. At sisiguraduhin ko magugustuhan mo rin ako. Pangako nito sa sarili. Kinabukasan ay maagang nagising si Hugo at nag-jogging muna siya bago nagtungo sa 3rd floor ng kanyang massage shop. Pwede naman siyang sa villa niya sa Tropic Isle manatili.
Kaya lang ay mula nang makita niya si Amaya sa spa, parang ayaw na niyang umalis sa shop. Pero kung magkakasundo sila, naiisip niyang dalhin sa kanyang villa ang dalaga. Chopper at speedboat ang pwedeng sakyan papunta sa Tropic Isle. Medyo malayo na ito sa shop pero malaparaiso naman sa ganda na sure siya na magugustuhan ni Amaya. Gusto niya itong makasama roon at ipapakita na rito kung sino nga ba talaga si Hugo Mantevilla. Kung hindi nga lang espesyal sa kanyang dalaga, baka matagal na niya itong naangkin at idinaan sa pagiging pilyo niya sa babae. Pero dahil tinamaan siya rito ng husto, gusto niyang makuha ang pag-ibig nito sa tamang proseso. Gusto niyang kusa siyang ibigin ni Amaya. Pagkatapos maligo ay nagbihis agad si Hugo. Tinignan niya ang kanyang laptop kung naisend na ba ni Magnus ang kontrata sa email niya. Napangiti siya nang makitang naroon na ang kontrata. Maaasahan talagang pinsan kong yun. Nakangiting wika niya sa sarili. Mabilis siyang nagprint ng 3 kopya para mapirmahan na nila yon ni Amaya. Dalhin ko kaya siya sa Tropic Isle. O di kaya yayain ko kaya siyang mag-surf. Mag-date kaya? No, hindi ko siya pwedeng yayain mag-date agad. Ah, tama. Gagawin ko siyang consultant ko. Bilang exclusive secretary ay dapat niya akong bigyan ng advice. What a great idea, Hugo. Amazing ka talaga. Sige lang, galingan mo lang. Pasasaan ba't mapapaibig mo rin ang babaeng mato na yun? Lalambot din ang puso nun sa'yo. Tsaga lang. Nakangiti niyang kausap sa sarili. Nagtungo na si Hugo sa tinutuluyan ni Amaya. Nakatatlong katok na siya, pero walang sumasagot sa kanya. Kaya naman bumaba siya at nagpunta sa Hiyas Massage and Spa. Rose, nandyan ba si Amaya? Tanong niya kay Rose. Good morning, sir. Wow naman po at kay aga-aga ay si Amaya agad ang hinahanap niyo. Kayo, sir, ha? Napaghahalataan kayo. Kinikilig na sagot ni Rose. Well, yeah, I like her. Pero wala kaming relasyon, okay? Nagsisimula pa lang ako magpapansin sa kanya. Nasa na pala siya? Teka lang at nasa loob siya. May customer siya eh. Hindi ba't sabi ko sa inyo na hapon na kayo magbukas? Bakit ang aga niyong binuksan to? Eh sir, sanay po kasi kami sa trabaho kaya kulang ang umaga namin kapag walang ginagawa. Pero ang mga Adonis dati sarado pa. Mga 5 kagabi eh. Salamat nga po pala ulit sa party, sir. Kayo talaga. O siya, may pamerienda ako mamaya sa inyo kapag nagbukas ng Adonis. Ayun o, yun ang gusto namin. Sir, kapag sinugod ka ni Amaya, sure yan, papaparty ko ulit, ano? Oo naman, baka nga wedding party na agad. Tatawa-tawa niyang sakay dito. Sige na, tawagin mo na si Amaya. Papalitan mo muna siya ng ibang therapist. Sabihin mong pinapatawag ko siya. Utos niya kay Rose. Okay, sir. Mabilis na pinuntahan ni Rose si Amaya, pero pagbalik nito ay hindi nito kasama ang dalaga. Oh, si Amaya, bakit hindi mo kasama? Tanong ni Hugo kay Rose at tinignan pa talaga niya ang likuran ng babae. Eh sir, tatapusin na daw muna niya ang trabaho niya. At sabi rin ni Amaya eh wala naman daw kayong usapan na magkikita ngayon. Kung gusto niyo daw ay hintayin mo na lang siyang matapos sa ginagawa niya. Paliwanag ni Rose. Napatampal siya sa noo. Siya bang boss sa aming dalawa? Bakit man tigas ng ulo niya? Inis niyang tanong kay Rose. Kayo po ang boss, sir. Kaya lang. Kaya lang, hindi niya ako sinusunod. Fine. Pakisabi na lang sa kanya na hihintayin ko siya hanggang matapos ang ginagawa niya. Pag-uusapan ka mo namin yung about sa proposal ko. Sige, sir. Sasabihin ko po sa kanya. Umalis na nga si Rose sa harapan niya. Napaupo na lang si Hugo sa isang bakanting upuan na naroon sa lobby ng spa. Bakit nga ba ako nagtitiis sa kanya? Ah, ewan ko ba. Basta ang alam ko lang ay gusto ko siya. Gusto kong magpa-impress kay Amaya. Gusto ko siyang makuha. Bulong niya kahit medyo naiinis na kinikilig sa naiisip. Ipinikit ni Hugo ang mga mata at hindi niya namalayang nakatulog pala siya habang nakaupo. Mahihinang tapik sa kanyang balikat ang nagpagising sa kanya. Pagmulat ng mga mata niya, ay agad na nagtama ang kanilang mga mata ni Amaya. Ang ganda ng mga mata nito, para siyang nai-engkanto. Tititigan mo na lang ba ako, sir? Untag nito sa kanya. Hindi naman siya makaimik. Sir, don't call me that, Amaya. Just call me Hugo. Ang ganda ng pangalan ko kapag ikaw ang bumabanggit.
Anya habang nakatitig sa magandang mukha ng dalaga. Nakita niya ang pamumulan ng mukha nito. Tigilan mo nga ako, Yugo. Malapit nang mag-12. Kumain na muna tayo ng lunch bago pag-usapan ng tungkol sa offer mo. Oo nga pala. Nakalimutan ko na ang pakay ko sa'yo nang makita kita. Para ka kasing anghel na bumaba sa lupa at gusto akong pasayahin. Baka may saltik ka na, Yugo. Bakit hindi ka magpatingin sa doktor? Pambabara nito sa kanya na ikinangiti niya. Ito ang gusto niya kay Amaya. Palagi siyang kinukontra. Pwede bang sa'yo na lang ako magpa-check up? Hindi ako, doktor. May saltik ka nga siguro. Pero ikaw ang dahilan ng saltik ko. Baka naman may solusyon ka, Amaya. Ikain na lang natin yan, okay? Gutom lang yan. Kung ano-ano nang lumalabas dyan sa bibig mo. Tara na. Hinila siya nito kaya napangiti na lang siya habang nakasunod dito. Dinala siya ni Amaya sa isang seafood restaurant na naroon sa tabi ng mall ng Kings Island Club. Magandang ambience tong restaurant. Mixed Greek style and modern style. Ang ganda naman dito, ang kalmado ng paligid, saka ang sosyal ng mga kumakain, ang tahimik nila. Hindi ba sila marunong umimik? Bulong ni Amaya sa kanya. Yeah, this restaurant is one of my favorite place. Of course, masarap din ang kanilang mga pagkain dito. Huwag mo nang intindihan ng mga customer nila. Baka ayaw nilang magsalita kasi ninanam namang masarap na food dito. But you're allowed to talk to me anyway. Talaga? Naku, bawal pala akong mag-diet ngayon. Sigurado akong marami akong makakain ngayon. That's great. Umorder ka lang at treat ko. Hoy, Yugo. Baka ginagawa mo to para umuwi ako sa proposal mo, ah. Part of. Biro ni Yugo kay Amaya. Ay, nagpa-investiga ka, no? Alam mong favorite ko ang seafoods. Ang daya mo talaga. Sige na nga at may 1 point ka na sa akin. Yes. Mukhang may similarity tayo sa ibang bagay, ah. Nakachamba ka lang ngayon. Tara, dun tayo sa malapit sa aquarium. Hinila nito ang kanyang kamay at nagpaubayan na lang siya. Pinaghila ni Yugo ng upuan si Amaya. Nagpasalamat naman ito sa kanya. Mabilis na lumapit sa kanilang waiter. Hello, ma'am, sir. Here's the menu po. Tawagin niyo lang po ako kapag may order na kayo. Salamat po. Bati sa kanila ng waiter at ibinigay ang menu sa kanila. Anong order mo, Amaya? Tanong niya sa babae. Diyos ko naman at puro masasarap ang mga nasa menu. Ito na lang ang sa akin. Shrimp bake, golden crab, tuna steak, scallops, crab meat feast at tempura. Ikaw, Yugo, anong order mo? Nakangiting tanong nito sa kanya. Napapailing na napapangiti na lang siya. Halatang favorite talaga nito ang seafood. Mabuti na lang at dinala niya ito sa favorite resto niya. Shrimp meat cocktail, steamed clams and smoked salmon supreme. Wala ka na bang idadagdag, Amaya? Wala na. Tawagin mo ng waiter para sa order natin. Sure. Tinawag na nga niya ang waiter at sinabi ang order nila ni Amaya. Kita sa mukha ng dalaga na excited itong makakain ng seafood. Makalipas ang halos kalahating oras ay dumating na nga ang kanilang mga order. Parang takam na takam ka. Matagal ka bang hindi nakakain ng seafood? Tanong ni Yugo habang nilalagyan ang plato nito ng kanin. Nakita niya ang paglalagay nito ng ulam at agad na sumubo ng pagkain. Sarap. Alam mo kasi, hindi ako pinapakain atin ng seafood. Bakit ka naman hindi pinapakain ng seafood ni Andrea? Kasi bawal sa akin. May allergy ako eh. Pero gustong-gusto kong kumain ng seafood kasi masarap. Pero kapag kumakain ako, umiinom naman kaagad ako ng gamot ko at... What? May allergy ka sa seafoods at hindi mo man lang sinabi sa akin? God, huwag mo na yung kainin at baka kumapano ka pa. Parang kidlat na nasa tabi kaagad ni Amaya si Yugo at itinayo ang dalaga. Anong ginagawa mo? Hindi pa ako tapos kumain, Yugo. Nakanguso nitong wika. Let's go to the hospital. May allergy ka sa seafoods, di ba? Kahit nasabihin mo may gamot kang iniinom, ay hindi pa rin ako makakampante. Baka mamaya kumapano ka pa. Yugo, don't worry about me. Ilang beses ko na rin namang ginawa ito eh. Sige na, ubusin na natin ng seafoods na order natin. Please? No, tayo na sa hospital. Magpapatingin ka sa doktor. Pinanawi ka ni Yugo. Walang nagawa si Amaya kundi ang sumunod. Inilagay ng binata ang bayad sa mesa bago hinila papalabas ang dalaga.
Mabilis silang nakarating sa ospital ng Kings Island. Nang makilala ng mga nurse si Hugo, ay agad itong kinausap ng mga to. Halika sa emergency room. Nandun si Dr. Galyu Mascari. Siya ang titingin sa'yo. Imporma ni Hugo sa kanya. Tumango na lang siya dahil nagsisimula ng mga tiyang katawan niya. May gamot naman talaga siya at nasa bag niya yon. Miss na miss lang talaga niyang kumain ng seafood. Kaya nag-take siya ng risk. Pagpasok nila sa ER ay agad silang sinalubong ng gwapong doktor. Hi Dr. Mascari, may pasyente ako. She needs to be checked immediately. Wika ni Hugo sa gwapong doktor. Hi Mr. Montevilla. Bakit? Ano bang nangyari sa magandang dilag na kasama mo? Tanong ni Dr. Mascari. Meron siyang allergy sa seafood. Medyo marami-rami din ang nakain niya. Pwede mo ba siyang bigyan ng gamot, Doc? Let me check her first. Miss... Amaya. Mabilis niyang sagot. Miss Amaya, mahiga ka rito. I will check your vital signs at titingnan ko kung may pantal ka sa katawan mo. Sumunod naman siya sa doktor. Humiga siya sa kamang naroroon. Dahil nangangati na siya, ay nagsisimula na niyang kamuti ng kamay niya. Makati ba? Tanong ng doktor. Yes, Doc. Nahihirapan ka bang huminga, Amaya? Hindi naman po. May gamot ka ng inunong bago kumain ng seafood? Wala pa po, Doc. Lumilitaw na ang pantal sa katawan mo. Bakit bang titigas ng ulo niyo? Kapag may bawal sa pagkain, dapat huwag kainin. Naihiling na wika ni Doc Mascari sa kanya. Napanguso na lang siya sa sinabi nito dahil totoo naman. Sadyang matigas lang talaga ang ulo niya. Sa susunod ay hindi na kita dadalhin sa kahit saang seafood restaurant. I will not risk your health, Amaya. Singit ni Hugo. Kung hindi ko pa naitanong kanina kung bakit ayaw kang pakainin ng seafood ng ate mo, hindi ko malalamang may allergy ka. Sorry kung napag-alala kita, pero ang sarap naman kasi ng seafood si, kaya hindi ko napigilan ng sarili ko. Okay, bibigyan muna kita ng gamot. Wika ni Doc Mascari. Mamaya ka na lumabas kapag nawala na ang pangangati sa katawan mo. At para mawala rin yung pantal sa balat mo. Ilang sandali pa ay tinurukan na siya ng gamot sa allergy. Dahil sa gamot na itinurok sa kanya ay nakaramdam siya ng antok at tuluyan na siyang nakatulog. Nagising si Amaya dahil sa masuyong kamay na humahaplos sa kanyang buhok. Ang tigas ng ulo mo, Amaya. Ang iba takot kumain ng bawal sa kanila. Samantalang ikaw ay excited pang kumain ng bawal sa'yo. Hindi ko alam ang gagawin kung may mangyaring masama sa'yo. Pahayag ni Hugo sa kanya sa pag-aakala nitong tulog siya. Gusto niyang idilat ang mga mata at sabihin dito kung bakit ito nagsasalita ng ganun sa kanya. Bakit pinapabilis nito ang pagtibok ng puso niya? Pero nanatili siyang nakapikit. Naramdaman na lang niya ang pagdampi ng labi nito sa kanyang noo. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. Ilang sandali lang ay wala na siyang narinig na boses kaya nagmulat siya ng mga mata. Kinilig ka ba sa sinabi ni Hugo sa'yo? Nagulat si Amaya nang magsalita ang gwapong doktor sa tabi niya. Bakit ba nanggugulat ka, Doc? Kanina ka pa ba riyan? May inis sa boses niyang tanong sa doktor. Hindi kita ginugulat, no? Nagkataon lang talaga na hindi mo naramdaman ang presensya ko. Iba nga naman kapag inlabang isang tao. Para nang sira ulo. Excuse me, hindi ako sira ulo. At lalong hindi ako in love sa lalaking yun. Sabi mo eh. Anyway, kumusta ang pakiramdam mo? Nangangati ka pa ba? Hindi na, Doc. Maayos na ang pakiramdam ko. That's good to hear. Sana naman ay hindi ka na kumain ng bawal sa'yo. I will check your vital signs. Kapag maayos na ay pwede ka nang mag-check out dito sa ospital. Chinek muna siya ng doktor at ilang sandali pa ay nagsalita na ito. Pwede ka nang mag-check out. Normal naman ang vital signs mo. Informa nito. Thanks, Doc. No problem. Reresitahan na lang kita ng gamot if ever bumalik ang pangangati ng katawan mo. Kung nahihirapan ka namang humingay, bumalik ka kaagad dito sa ospital. Maliwanag? Opo, Doc. O siya, maiwan na kita. Tumango na lang siya sa doktor bilang tugon. Nakatulala lang si Amaya nang pumasok si Hugo sa silid. Hey, okay ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Nilingwan niya ito. Ayos lang naman ako. Sabi ni Doc, pwede na raw ako mag-check out. Para kang nag-check-in lang sa hotel ah. Naayos ko na lahat para makalabas ka na. Wala ka na ba talagang nararamdaman? Wala na nga. Ang kulit eh.
Gusto ko nang umuwi at magtrabaho. Hindi ba't magiging exclusive secretary pa kita? Hindi ko na magtatrabaho sa HIAS. Hindi pa nga ako pumapayag, hindi ba? That's why pag-usapan natin yan mamaya. Tayo na. Tumangon na lang si Amaya kay Hugo at inalalaya na siyang sumakay sa wheelchair at itinulak yun papalabas ng ospital. Makalipas ang ilang minuto ay nasa may port na sila. Oh, bakit tayo nandito sa port? Anong gagawin natin dito? Doon ang daan papunta sa HIAS. Takang tanong ni Amaya kay Hugo. Sasakay tayo ng speedboat papunta sa Tropical. Ano? Bakit naman tayo pupunta ron? May villa ako ron. Doon muna tayo habang nagpapagaling ka. Wala naman kasi akong sakit, Hugo. Malakas ako. Basta, sumunod ka na lang. Siguraduhin mo lang na wala kang gagawin sa akin sa villa na yan, ha? Alam ko malayo ang Tropic Isle at walang basta-basta makakapag-rescue sa akin doon if ever may gawin ka sa akin hindi matino. Ano ka ba? Siyempre, haalagaan lang naman kita ron. Kaya wala kang dapat ipag-alala, Amaya. Siguraduhin mo lang talaga, Hugo. Babasagin ko at puputulin niyang alaga mo sa oras na gawin mo ka ng masama. Halika na. Ito na nga, alis na. Ikaw lang naman ang daldal dyan eh. Nako, kapag nakarating ka sa villa, baka sabihin mo naman magpakasal na tayo. Ano? At bakit mo naman sasabihin yon, Aber? Eh syempre, nabighani ka sa akin. I mean, sa Tropic Isle. Parang gusto mo nang dun tumira kasama ako. Sira, ilusyonado. Tara na nang makita ko ng pinagmamalaki mong villa. Mabilis nga silang nakapunta sa villa ni Hugo, sakay ng speedboat. Maupo ka. May gusto ka bang kainin? Alok ni Hugo nang makarating sila sa villa nito sa Tropic Isle. Seafoods. I love seafoods. No to seafood, Amaya. Huwag kang makulit. Cake na lang at juice. Ito nga pala ang kopya ng kontrata. Pakibasa na lang muna kung ayos lang sa'yo. Kinuha naman niya ang papeles na ibinigay ni Hugo sa kanya at binasa niya yon habang ang lalaki naman ay nagtungo sa kusina. Exclusive secretary / love consultant? Ako? Magiging love consultant? Tanong niya sa sarili. Napailing siya at napangiti. Para-paraan din si Hugo eh. Ani sa sarili. Nakabalik na si Hugo na may dalang merienda. So, nabasa mo na ba? Tanong nito sa kanya. Yep. And I think I will say no to exclusive secretary and yes to love consultant. Ano sa tingin mo? That's great. Pwede na ba ako magsimulang magpakonsulta sa'yo? Go. Pero magkano naman ang sahod ko? Gaya ng napag-usapan natin dati. Okay, shoot. Sabihin mo na ang una kong trabaho sa'yo. Sang-ayon niya. Okay, ganito kasi yan. Manimula ni Hugo. May gusto kasi akong babae eh. At parang wala naman siyang pakialam sa akin. Pwede mo ba akong tulungan na mapasagot siya? Seryoso ang mga matang tanong nito sa kanya. Ito na naman ang puso ni Amaya at nagwawala na naman. Sure, simple lang naman ang dapat mo gawin. Ipakita mo lang kung sino ka talaga. Mukhang yan nga ang gagawin ko. Nakangiting wika ni Hugo na may kislap ang mga mata. Parang hindi niya yata magugustuhan ang gagawin nito ah. Can you sign the contract para masimulan mo na ang trabaho mo? Hindi na kailangan ng kontrata, Hugo, dahil ako na mismo ang huhusga, hindi ba? Lumapad ang ngiti nito sa kanya. Sure, ikaw ang masusunod, Amaya. Napangiti na lang siya dahil sa sayang nakikita sa mukha ng binata. Isang linggo ang matuling lumipas at pinakita nga ni Hugo ang tunay na siya kay Amaya. Alam niyang malapit na rin niyang makuha ang tiwala at pangmamahal ng babae. May mga extra bedroom siya sa villa kaya komportable si Amaya na doon muna manatili sa kasama niya. Masaya siya na kahit parang housemate lang sila, at least nakakausap niya si Amaya at nakakasama sa mga bonding nila sa isla. Kahapon nga lamang ay nag-scuba diving sila. Sinubukan din nila ang flyboard na labis na ikinatuwa ni Amaya. Yun nga lamang, medyo nagselo siya dahil si Duke Montemayor na head security sa Kings Island ang partner ni Amaya. Hindi naman kasi siya marunong mag-operate ng flyboard. Buti na nga lang at dumating ang asawa ni Duke na si Marquesa kaya nawala agad ang selos niya sa lalaki. Pinakilala rin niya si Amaya sa founder ng Kings Island Club na si Gio Alcaraz at sa misis nitong vlogger na si Maika Revolution na nagkataon na naroon din ang mag-asawa para mag-flyboarding kahapon. Sa isla madalas manatili ang apat kaya nakakasalamuha lagi ng mga member ng isla.
Sila Arius Larson at Kisen ay kaaalis lamang daw nang sila'y dumating ni Amaya. Nakilala naman niya ang mag-asawang Arius noong nagkaroon ng party sa Kings Island Club para sa lahat ng member at guest. Kumakanta si Hugo habang nagluluto ng almusal nila ni Amaya. Hindi na niya pinagtatrabaho pa ito at nasa Tropic Island sila. Minsan ay tinutulungan din siya ni Amaya sa trabaho niya gaya ng typing o encoding. Naboboard daw kasi ito. Ah, ang bango-bango naman ng niluluto ko. Sigurado ako magugustuhan to ni Amaya. Anya. Mukhang masarap nga, amoy pa lang nakakatulong laway na. Nakangiting wika ni Amaya na nasa likuran na pala niya. Hi Amaya, good morning. Maupo ka na at matatapos na itong niluluto ko. Good morning, tamang-tama at gutom na ako. Mabilis na inihain ni Hugo ang pagkain at sabay na silang kumain na dalawa. Tatlong linggo ang mabilis na lumipas. Nagkakasundo na rin sina Hugo at Amaya. Naisipan ni Hugo na yayain si Amaya sa isang date. Gusto na niyang sabihin dito ang totoo na ito talaga ang babaeng gusto niya. At ginawa niya lang ang love consultant kuno para mapalapit dito. Siyempre ay pinaghandaan na niya ang kanyang pagtatapat kay Amaya. Tumawag po siya sa kilalang chef para maghanda ng pagkain gustong gusto ni Amaya. Kumuha siya ng mga taong mag-aayos ng isang yate na inarkila niya para sa dinner date nila. Gusto niya ay romantic ang pagtatapat niya. Nang maayos na niyang lahat, ay muli siyang bumalik sa villa niya sa Tropic Isle. Nakita niya si Amaya na umiinom ng kape. Oh, saan ka galing? Bakit parang masaya ka yata? Nanalo ka ba sa loto? Biro ni Amaya sa kanya nang makalapit siya rito sa may dining. Makita lang kita araw-araw eh, para na akong nanalo sa loto, Amaya. Ay sus, mga banat mo, panis na. Talaga? Eh bakit namumula mukha mo? Ano? Hindi kaya? Asa ka namang kikiligin ako sa'yo? Mainit kasi tong kape ko, ano ka ba? Pero deep inside ay kilig na kilig si Amaya. Ayaw lang nitong ipahalata kay Hugo at baka lumaki ang ulo. Amaya, pwede ba kitang yayaing mag-dinner date mamaya? Nahihiya niyang tanong sa babae. Pagkaway umupo sa silya na nasa tabi nito. Bakit bigla mo yata akong inaya? Tapos na ba ang trabaho ko bilang love consultant mo? Halos wala ka namang pinagtatrabaho sa akin. Minsan ka lang magtanong na parang nakikipagkwentuhan ka lang about love. Tapos instant money na agad yun. Okay lang. Masaya ka namang kausap eh. Nalilibang ako at nag-enjoy. Dun pa lang, sulit na ako. Eh bakit mo nga ako niyayaya? Basta, dun mo na lang malalaman ang sagot. Sige na, please. Pumayag ka na. Saan ba tayo magti-dinner? Secret. Pero alam kong magugustuhan mo mamaya ang surprise ako. Basta may pagkain, go ako. Pagsang-ayon ni Amaya. Malapad namang napangiti si Hugo dahil sa sagot nito. So, oo na yan ah? Oo nga. Gusto mo bang bawiin ko? Food is the key lang naman para mabilis akong pumayag. I know. Kaya huwag kang mag-alala dahil maraming food sa pupuntahan natin. Alam ko namang weakness mo yun eh. So, sinasabi mo bang matakaw ako? Amaya, wala akong sinabing ganyan. In fact, gustong-gusto ko nga ang pagkahilig mo sa pagkain eh. Hindi ka kaya ng ibang babae na puro diet ang alam. Pero kahit mahilig kang kumain, sexy ka pa rin at maganda. Oo na. Payag na nga ako, binubola mo pa ako. Kinakabahan si Amaya sa kung anong sorpresa ni Hugo sa kanya. Iniisip niya na baka magtatapat na ito ng pag-ibig sa kanya. Baka naman kasi assuming lang ako. Siguro nga sinabi ni Hugo sa akin na gusto niya ako. Pero baka naman may ibang babae siyang gusto talagang ligawan at hindi ako yun. Pucha namang puso to oh. Full na full agad sa Hugong yun. Ay, bahala na nga. Ayoko nang mag-overthink masyado. Kausap niya sa sarili. Inaamin niyang kahit lagi niyang binabara ang binata ay unti-unti na siyang nahuhulog dito mula nang ma-allergy siya sa seafood. Nakita niya kung gaano siya nito inalagaan at kung gaano ito nag-alala sa kanya. Mas lalo pa siyang nahulog dito nang tumira siya sa villa nito. Totoo nga ang kasabihan na makikilala mo ang isang tao kapag magkasama na kayo sa iisang bahay. Kinagabihan ay tamang dress lang ang isunuot ni Amaya. Mabuti na lang talaga at kumpleto siya ng gamit. E paano ba naman kasi ay paiba-iba rin siya ng racket, kaya lagi siyang handa. Sinundo siya ni Hugo sa kanyang silid at sabay na silang umalis ng bahay nito. Oh, bakit nandito na naman tayo sa port?
Iuuwi mo na ba ako kaya ka may pa-dinner date? Tanong niya dito. Ang ganda mo talaga, Amaya. Kahit simpleng damit ay dalang-dala mo talaga. Imbis ay sabi nitong may ngiti sa labi. Huwag mo na nga akong paikutin at hindi ako kinikilig. Pagsisinungaling niya. Okay, pero mamaya baka kiligin ka na. Asa ka? Inirapan pa niya ang binata. Inalalayan siya ni Hugo sa pagsakay sa yate. At halos malaglag ang mga mata niya dahil sa ganda ng view, lalo na at gabi na. Ang ganda naman dito, Hugo. Manghang bulalas niya habang pinagmamasdan ng paligid. Mabuti naman at nagustuhan mo rito. Halika, maupo tayo. Nakahanda na rin naman ng pagkain. Alam kong bukod sa seafoods ay mahilig ka rin sa karne ng kambing. Kaya yan ang main course natin ngayon. Informa ni Hugo. Wow, talaga? Ikaw ah, stalker talaga kita. Ano nga bang sasabihin mo sa akin, Hugo? Amaya, magtatapat na ako sa'yo. Ayoko nang magpatumpik-tumpik pa dahil baka maunahan pa ako ng iba. Ikaw ang babaeng tinutukoy ko na gusto ko. Kaya nga ginawa ko ang love consultant para magkalapit tayong dalawa. Wala kasi akong ibang maisip para mapalapit sa'yo eh. Pasensya na, pero gusto kasi talaga kita. Mula nung sinuntok mo ako sa party ni Lucille. Lahat ba ng ginagawa mo ay para talaga sa'kin? Hindi dahil may gusto kang iba? Or baka naghihiganti ka lang talaga dahil nasa pa kita? Promise, hindi ako naghihiganti o ano pa man, Amaya. Ang totoo niyan ay mahal na kita noon pa. Siguro dahil matapang ka, hindi ka madaling masindak. Kaya nahulog lalo ang loob ko sa'yo habang magkasama tayo dito sa isla. Ang totoo, gusto na kitang kalimutan after ko makausap ang kapatid mo. But fate has been so nice to me. Pinagtagpo ulit tayo sa hiyas. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi na kita pakakawalan pa. Seryoso at sinserong wika nito sa kanya. Ang lakas-lakas ng tibok ng puso ni Amaya. Hindi niya akalain na magugustuhan siya ni Hugo. At hindi lang basta gusto, dahil mahal siya nito. Hugo. Amaya, can you be my girlfriend? Hindi man ako perpektong tao, pero mamahalin kita ng buong buo. Sinserong tanong nito. Bigla na lang niyang niyakap si Hugo at pinupog ng halik sa buong muka. Salamat sa pagmamahal mo, Hugo. At mahal din kita, kaya pumapayag ako maging girlfriend mo. Really, Amaya? Kasasabi ko lang, diba? Nakangiti niyang sagot na nagpatalon sa puso ng binata. Yes! Malakas na sigaw ni Hugo na ikinatawa na lang ni Amaya. Napatitig siya sa mga bituin sa kalangitan, maging ang mga ito ay nakikisaya sa kanila ni Hugo. Thank you, baby. Baby? Yes, ikaw ang baby ko, Amaya. Fine, fine. Makalipas ang isang linggo ay napagdesisyonan ng magkasintahan na umuwi na muna sa Manila para ibalita sa lahat ang kanilang relasyon. Tinawagan ni Amaya ang kaibigan na si Lucille at nakita sila sa bahay nila. Nasa silid niya si Lucille kasama ang Ate Andrea niya. Kami na ni Hugo. Balita niya sa mga ito. Napatili ang dalawa sa saya at kilig para sa kanya. Totoo? Paniniguro ni Lucille. Tumango naman siya. Sabi ko na nga ba, dapat noon pa kita nireto kay kuya. Di ba sabi ko sa'yo, bagay kayo, tapos single kayo pareho. Amaya, baka naman gusto lang makaganti ni Sir Hugo sa'yo ah. Singit naman ni Andrea. Pero sa bagay, ang sabi nga niya sa akin ay kakalimutan na niya ang ginawa mo sa kanya. Totoong kami na ate, at saka hindi siya naghihigante. Mahal namin ang isa't isa. Hindi nga rin kami makapaniwala na magkikita ulit kami sa Kings Island Club, at boss ko pa pala siya. Masaya ako para sa'yo, Amaya. Nahanap mo na rin ang kahati ng puso mo. Sinapak mo lang na in love na agad sa'yo. Ang galing ng twist. Salamat, ate. Oo nga, best. Hindi ko akalain na sa'yo lang pala tataob si Kuya Hugo. Huwi ka naman ni Lucille. May paraan naman kasi ang Diyos kung paano niya kami pagtatagpuin na dalawa. Perfect timing lang talaga. At sa isla pa talaga ang naging meet-up namin. Masaya talaga ako para sa inyo ni Kuya. Nagyakapan ng tatlong babae dahil sa labis na saya at kilig. Ipinakilala agad ni Hugo si Amaya sa mga magulang niya. Nakilala na rin naman ng binata ang mga magulang ng nobya. Wala namang naging issue dahil magkasundo rin ang mga magulang nila. Maipagmamalaki ni Hugo na kahit nakakaangat sila sa buhay, walang matapobre sa pamilya nila.
Kilala ang mga magulang niya na matulungin sa kapwa, kaya wala ring problema sa mga ito kahit sinong mahalin niya. Isang gabi inaya niya ang nobya sa sinihan. Arkilado nila ang lugar. Nag-propose siya kay Amaya. Ayaw na niyang patagalin pa ang kanilang relasyon bilang magkasintahan. Dahil sa simbahan din naman ang tungo nilang dalawa. Matamis na oo naman ang isinagot ng nobya sa kanya. Lahat ng kanilang pamilya ay masaya dahil sa naging sagot ng dalaga. Sa King's Island ginanap ang kasal nila. Tanging malalapit lang na pamilya at kaibigan ang dumalo. Mas gusto nila ang intimate wedding. Pagkatapos ng kasal ay doon na rin sa King's Island Club nag-honeymoon ang bagong mag-asawa. Niyakap ni Amaya ang kanyang asawa mula sa likuran. Gabi na at naisipan nilang tumambay sa veranda ng kanilang villa. Nakatitig si Yuko sa nagkikislapang mga bituin sa kalangitan. Ang ganda ng kalangitan, hindi ba? Ang bituin ay hindi nakakasilaw ang liwanag. Nagbibigay ito ng kalmadong aura sa atin. Wika ni Amaya sa asawa. Oo nga eh. Ang mga bituin ay parang pagmamahal ko sa'yo, wife. Kalmado at nagniningning. Kailanman ay hindi mawawala o maglalaho. Ganun kita kamahal, Amaya. I love you so much. Humarap siya kay Yugo. Wow naman, may pahugot ka na naman, hubby, ha? Salamat din sa pagmamahal mo sa akin, Yugo. Dati akala ko mga manluloko ang mga lalaking mayayaman. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pala lahat ay kayang manloko. Dahil may mga lalaki pa rin wagas kong magmahal. Katulad mo. Hinaplos nito ang pisngi ni Amaya. Nagniningning sa pagmamahal ang kanilang mga mata. Bumaba ang mukha nito at hinalikan sa labi ang mahal na misis. Gusto na nilang magkaroon ng baby kaya inaraw-araw nila ang paggawa sa magiging una nilang supling. At makalipas nga ang 3 taon ay binayayaan din sa wakas ng kambal na anak na babae sina Yugo at Amaya. Masayang masaya sila dahil sa biyayang natanggap. Araw-araw nila yung pinagpapasalamat. Nagpupunta pa rin sila sa King's Island Club dahil ang islang yon ang nagbigay ng daan para magkaroon sila ng masayang pamilya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.